magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating training tungkol sa student portal ni Quipper, ang Q-Learn. Ako nga pala si Ate Chelsea, ang tutulong sa inyo paano gamitin ang Q-Learn. Ang Q-Learn ay isa sa mga Quipper portal kung saan makakapagbasa ng lesson ang mga estudyante gamit ang study guide. Makakapanood din sila ng video lesson at magsasagot ng assignment gamit ang kanilang devices. Ito ang pag-aaralan natin sa training na ito. Una, magla-login tayo gamit ang student account. Pangalawa, mag-a-update ng profile. Pangatlo, mag-join sa class ni teacher. Pang-apat, magbabasa ng study guide at manunood ng video lesson. Pang-lima, magsasagot ng assignment sa Q-Learn. Pang-anim, tuturuan ko kayo paano mag-message sa inyong teacher. At panghuli, aalamin natin ang ibang parte ng Q-Learn. Handa na ba kayo? Ang una nating gagawin ay magla-login gamit ang student's account. Ganito ang itsura ng student's account. Makukuha ninyo ito sa student's orientation na isasagawa ng Quipper team gamit ang online video conferencing app. O di kaya, ibibigay ito ng inyong class advisor sa pasukan. Para makalogin, magbukas lang kayo ng browser gamit ng inyong smartphone o computer. Sa search bar, i-type ang learn.quipper.com at pindutin ang enter. Tandaan at kopyahin ang username at password na makikita sa student's account. At i-type sa login page ng Q-Learn. Pagkatapos, pindutin ang login. Mapupunta kayo ngayon sa login page ng Q-Learn o student's portal. Ang susunod nating gagawin ay tuturuan ko kayo paano mag-update ng inyong profile. Para magawa ito, pindutin ang profile icon sa bandang taas gawing kanan ng inyong screen. Pagkatapos, pindutin ang edit. Maaari nyo nang palitan ng inyong username at password. Tandaan, dapat ang password ay kombinasyon ng mga letra at numero. Dapat din nyong i-update ang inyong pangalan, grade level, email address at phone number para madali kayo makilala ng inyong teacher. Pagkatapos, pindutin ang save at i-type ang inyong lumang password at pindutin ang next. Ngayon naman, malalaman natin paano mag-join sa class ni teacher. Pindutin niyo ulit ang profile sa taas ng inyong screen. Tapos, pindutin ang class list at ang enter class code. I-type ang class code na binigay ng inyong teacher. Pagkatapos, pindutin ang submit. Pindutin nyo ang home page para makita ang mga assignment na sinend ng inyong teacher. Ngayon, malalaman naman natin paano magbasa ng study guide at manood ng video lesson. Sa home page, pindutin lamang ang assignment title, pati na rin ang topic na kasama nito. Pagkatapos, mapupunta kayo sa assignment na sinend ng inyong teacher. Sa kaliwa, makikita ninyo ang topic pane. Dito makikita ang lesson slide at quiz. Sa kanan naman, ang learning view. Dito maaari kayong manood ng video lesson o magbasa ng study guide. Kung gusto nyo namang i-download ang study guide, pindutin lamang ang download study guide sa baba ng video lesson. At mapupunta kayo sa panibagong tab at pwede nyo na itong i-download o basahin. Ang susunod nating gagawin ay magsagot ng assignment. Para makita ninyo ang mga assignment, pindutin ang to-do sa taas ng inyong screen. Meron tayong tatlong uri ng to-dos, ang active to-dos, overdue, at completed. Sa active to-dos, makikita ninyo ang mga active assignments na dapat ninyong sagutan. Makikita nyo dito ang deadline kung kailan ang huling araw na pwedeng sagutan ng assignment. Sa overdue naman, makikita ang mga late assignment o yung mga assignment na hindi nyo nasagutan at lumagpas na sa deadline. Pwede nyo pa rin itong sagutan. Yun nga lang, depende na sa inyong teacher kung ire-record nila ito. At ang huli naman ay ang completed assignment. Dito nyo makikita ang mga assignment na natapos na at na-perfect ninyo. Para masagutan ang assignment, pindutin lang ang assignment title at topic sa active to-dos. Pindutin ang quiz at maaari na kayong magsimula sagutan ng inyong assignment.
Pagkatapos nyo sumagot, pindutin lang ang finish quiz at makikita nyo na ang inyong score. Tuturuan ko naman kayo ngayon paano mag-send ng message sa inyong teacher. Gamit ang messaging feature ni Quipper, maaari kayong mag-message sa inyong teacher kung kayo ay may katanungan tungkol sa inyong lesson. Tandaan, sa inyong teacher lang kayo pwedeng mag-message at hindi pwede sa inyong kaklase. Para makapag-send ng message, pindutin lang ang message sa taas ng inyong screen. Tapos, pindutin ang new message icon. I-type ang pangalan ng inyong teacher at maaari na kayong mag-send ng message. Para naman sa ibang parte o katangian ng Q-Learn, maaari ninyong i-bookmark ang mga topic na sinend ng inyong teacher bilang self-study. Kapag sinend ito bilang self-study, maaari ninyong basahin ang study guide, panoorin ang video lesson at sagutan ng quiz depende sa inyong libreng schedule. Sinisend ito ng teacher para pwede kayong mag-aral kung kailan nyo gusto o bilang reviewer sa dadating na examination. Para makita ang mga topic na para sa self-study, pindutin lang ang course list sa taas ng inyong screen at piliin ang subject na gusto ninyong pag-aralan. Pagkatapos, maaari kayong mamili ng topic at mag-umpisang pag-aralan ito. Maaari din na i-bookmark ito sa pamamagitan ng pagpindot sa Add to My Courses. Makikita nyo naman ang mga topic na inyong na-bookmark sa My Courses na makikita sa taas ng inyong screen. Huling paalala, kapag naman nakalimutan ninyo ang inyong password, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong teacher para i-reset ito. Ibigay lamang ang inyong complete name at username. O di kaya, mag-message sa aming official Facebook page para matulungan namin kayo. Dito nagtatapos ang training natin tungkol sa Q-Learn. Kapag meron pa kayong mga katanungan, maaari nyo kaming i-message sa aming social media accounts. Marami pong salamat!